Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's to. Mabilisan lang balita mga kababayan. Etong si Senator Robin Padilla ay humingi na ng apology. Nagpadala na siya ng letter of apology dito kay Senate President Juan Miguel Zubiri at maging kay Senator Nancy Binay regarding the drip session incident at the Senate. Sabi ni Senator Robin, ayos kong ipabatid o ipahatid ang aking sinserong paghingi ng pamanhin kung ito ay nagdulot ng kagambalaan sa liderato ng Senado. Ayan, sabi ni Robin Hood Padilla. At ito yung mga sulat, guys. Ayan yung sulat. Nabigay siya ng sulat kay Senadora Maria Lourdes Nancy S. Binay at dito rin kay Senator Juan Miguel Zubiri. Basahin natin yung kay Senator Senator Maria Lourdes Nancy Binay. O sabi niya, Tagapagulo, Komite ng Etika at Pribileyo. Kagalang-galang na Senadora Binay, ang liham pong ito ay upang buong pagpapakumbaba kong ipahatid ang aking paghingi ng paumanhin sa insidenteng naganap noong 19 ng Pebrero 2024, araw ng Lunes, kaugnay ng pagsasagawa ng vitamin intravenous drip sa loob ng aking opisina sa Senado noong nakarang Lunes, 19 ng Pebrero 2024. Kailanman ay hindi po namin sasadyain ang pagsasawalang bahala sa dangal na sinisimbolo ng ating institusyon. Makaasa po kayo sa aming palagi ang pagtalima sa mga lituntunin ng mataas na kapulungan. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Hindi binanggit ni Senator Robin Padilla kung sino yung nagsagawa nung vitamin intravenous drip. Pero dito sa sulat na kay Senator Juan Migsubiri, basahin na rin natin, Pangulo ng Senado, Senado ng Pilipinas, Siyudad ng Pasay. Sabi niya, labis ko pong ikinabahala ang isyong kinabibilangan ng aking may bahay na si Mariel T. Padilla kay Senator Nancy Binay. Hindi niya binanggit kung sino, pero dito kay Juan Miguel Zubiri binanggit niya yung nagsagawa nga ng vitamin intravenous drip sa loob ng kanyang opisina ay ang kanyang may bahay na si Mariel Rodriguez Padilla. Sa loob ng aking opisina sa Senado noong nakarang Lunes, 19 ng Pebrero 2024. Kaugnay nito, nais ko pong ipahatid ang aking sinserong paghingi ng paumanhin kung ito ay nagdulot ng kagambalaan sa liderato ng Senado, sa ating mga kagalang-galang o sa mga ginagalang na kasamahan at sa lahat ng bumubuo ng institusyon, maraming salamat po sa inyong pag-unawa. So, yan yung letter of apology ni Senator Robin Padilla. Kasi mga kababayan, balikan nga natin itong nangyari. Ano ba talaga nangyari? Dito nagsimula yan mga kababayan, ipapakita ko sa inyo. Pakinggan ninyo, dito nagsimula yan kay Mariela Rodriguez. So I'm here now in the Senate because we supported the Eddie Garcia bill na pinasala sa third reading, approved na siya, unanimous decision ng mga senador. So congratulations dahil malaking tulong yan sa movie industry. So I'm here in the Senate now. Okay, so nandun daw siya, si Mariel Rodriguez dun sa Senate at dyan sa opisina mismo yan ni Robin Padilla. Kaya daw siya nandyan kasi sinusuporta niya yung kanyang asawa dito sa Eddie Garcia Bill na ang author ay yung kanyang asawa na si Senator Robin Padilla. So nandun siya para suportahan itong kanyang mister. Tapos... Dahil iba siya, mga kababayan, meron pa siyang ibang ginagawa dyan sa Senado. Talagang pinagmalaki niya . Dahil iba tayo iba ako sabi ni Mariel Padilla. What I'm doing, dripping locks. Yan. Sabi niya, look what I'm doing dito sa Senado. Ayan. Ito palang ginagawa niya ay meron siyang drip, vitamin drip. Ayan mga kababayan Drip anywhere. Drip anywhere. Sa vitamins na nilalagay natin sa ating katawan. And si Drip and Lux really helped me with
with so many things. So hindi na ako sakitin, and I just feel so much better. And 100% absorption kasi intravenous siya. So it's really, really very good. Try it, gym in Lux. Try nyo din yung style ko na gym everywhere. Movie. So yun, mga kababayan. Sabi niya, gayahin daw natin siya. Drip everywhere. So, wala siyang pakialam kung nasaan siya, na kahit nasaan lugar siya. Basta importante sa kanya, drip everywhere. Kahit pa siya nandyan sa loob ng opisina ng kanyang asawa sa Senado, o kahit nandiyan siya sa mataas na kapulungan, wala siyang pakialam. Basta drip everywhere. So, yung sinasabi ni, ano, ni Mariel Padilla. Kaya naman, dito na yun. Dito nagsimula yung batikos. Kabi-kabilang batikos inabot na ito ni Mariel Padilla. Pati si Robin, nadamay eh. Kasi ginawa ito doon mismo sa opisina ni Robin Padilla eh. So, ngayon, ito, sinita ito ni, ano, ni Nancy Binay, mga kababayan. Kasi siya yung, ano eh, yung parang chairman nata ng Ethics Committee. Ah, Senatora Nancy Binay. Vlog po ito ni vlogcaster Arman din. Hiramin lang natin yung sinabi ni Nancy Binay. Tayo din ay nababahala kasi una-una may parang hindi yung ganong gawain ay hindi naman din ano ba yun, tama sa isang government building katulad ng Senado. At ang mas sa akin, ang mas mahalagang issue ay yung nagbigay na ng warning mismo si Secretary Hermosa, may FDA na nagsasabi na hindi pa pwede itong Glutadrip for whitening bilang ano ba yan, celebrity. Bilang celebrity. Okay, so itong sinasabi ni Nancy Binay, ang nangyari daw ay Glutadrip for whitening. Pero ano to eh, niliwanag ni Mariel to. Mamaya panoorin natin yung paliwanag ni Mariela Rodriguez. So, hindi naman daw Glutadrip. Kasi kung Glutadrip, pinagbabawal pa daw yan ng FDA. Bawal daw yung whitening na Glutadrip. Bawal daw yan. Kumbaga hindi pa FDA approved. Asawa pa siya na isang senador. Dapat nga, hindi niya sinabi ko sa statement. Dapat we should be aware yung power namin to influence people. So, kailangan napakaingat, diba? Kasi, what if may gumaya sa kanya at nagkaroon ng problema? Ayun, isa pa yun. Kasi, dun sa video ni, ano, diba, ni Mariel Rodriguez, sabi niya, gayahin daw siya, drip everywhere, eh. Diba? E paano nga kung ginaya ng mga tao? At tapahamak daw dahil nga, syempre, pag ano ka, artista ka, may impluensya ka eh. Yung mga tao naniniwala sa'yo eh, makikinig sa'yo, pwede kang gayahin eh. Diba? So, sinasabi ni Nancy Binay, yung mismong pinopromote niya na Glutadrip, hindi na maganda. Tapos, eto pa mga kababayan, nandiyan pa siya sa ano, sa vicinity o sa Senado mismo, sa loob ng opisina ng isang senador. Na para namang ano, hindi naman na tama. 'Di ba? Hindi naman tama. O ito naman si ano, si Senator Tolentino na tropa-tropa din ni Robin Padilla. Ito natanong siya sa interview tungkol sa nangyari niya sa Diomonoy Glutadrip. Si Senator Robin medyo nagkaroon ng controversy over the weekend because of the dripping session inside his office. But he already apologized to the Senate officials. Sa tingin nyo, ano yung dapat lang na i-consider dito? It's, tapos na ba yung issue or may mga kailangan lang talaga i-clarify, especially sa mga first-termer na senators? I think I heard something from the chairperson of the Senate Committee on Ethics. So siguro si Senator Nancy Binay ang nararapat na tumugon kung ano yung direksyon ng gagawin ng Ethics Committee. I'm not privy to any discussion so far. Dapat mabigyan din ng karapatan si Senator Padilla o kaya dili kaya yung kanyang may bahay na makapagpaliwanag kung ano ba talaga yung nangyayari o nangyayari. Bilang isang veteran lawyer, ganun ba ka-serious yung isang incident? Kung kayo natanong ngayon, dapat po ba umabot pa to sa ganung situation na may investigation, possible investigation yung Ethics Committee or a sincere apology is enough? Para sa akin, siguro yung nag-apologize na ba? O, hindi ko alam. Eh kung nag-apologize na pala, siguro di wala nang dapat para sa akin yun ha. Wala dapat pag-usapan kung humingi na ng
paumanhin. So parang lang manote na yung government premises should be considered empty ang pinagalago. And this should be served as a lesson sa lahat. Okay, so make sure na proud na. Well said. Pwede ka lang, spokesman. Sir, for ano, for soundbite purposes. Ayan na, soundbite ka. Nangangagat pa. Hindi namin siya pwede ko. So siguro yung sinabi ni ma'am, na humingi na ng paumanhin, eh tanggapin na natin yon, di ba? Ano kasi ngayon eh, the age of social media, talaga madaling lumaganap niyang ganyan. Sa akin siguro, mag-usap si Senator Nancy at si Senator Robin, kung katanggap-tanggap. Pati yung paghingi ng paumanhin eh, is a sign of being humble, is a sign of humility. Nagpakumbaba na siya eh, humingi na ng pat. Okay, so yun, si Senator Tolentino naman, wala masyadong masabi kasi tropa niya si Senator Robin Padilla, kaya medyo tahimik eh. Pero siguro iba-iba yan, eh baka bumanat din yan. Ganyan naman sila sa Senado eh, pagkaibigan mo, kaklose mo, hindi mo masyadong sinisita. At ito, pakinggan ninyo itong paliwanag ni Mariel Rodriguez. Daming haters, ang daming bashers. Hello, bashers! Ang daming haters, ang daming bashers. Alam mo, i-clear na. Dami raw haters sa bashers. But syempre, mali yung ginawa mo. Alam nga naman, matuwa sa iyo itong mga ano, mga tao sa ginawa mo. So parang ano, parang ito ah, magpapaliwanag siya, pero parang ano, hindi sincere. Diba? Parang papaliwanag lang siya, pero gina-justify niya pa rin yung ginawa niya. Na mali talaga kasi unang-una wala ka sa lugar eh. Wala ka sa lugar eh. Yung Senate, hindi yan pwedeng ano, basta-basta gawan mo ng mga ganong klase mga hindi porke senator asawa mo. Ano yun, aabusuhin mo yung karapatan ninyo o yung pagkakataon. Doon ka pa magkakaroon ng ano, ng vitamin drip sa opisina ng ano, ng senador. So, ewan ko ah, iba yung dating neto ni Mariel Padilla dito, parang yung sumisita patuloy, sinasabi niya, basher daw. Parang ano, parang sa tingin ko, pangit yung dating netong sinasabi niya, no? Siguro lumaki na rin ulo nito eh, no? Dati hindi naman ganito to eh, and lumaki na siguro ulo, dahil biro mo, senator yung asawa eh. Diba? Pero iba na iba yung salita niya eh. Natin yan, once and for all, okay? I-clear na natin, kwento ko sa inyo kung ano nangyari. So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia bill. Hindi po ako nakikipunta doon lagi because I am a full-time mom and wife. Also, online seller po ako. Okay, so I don't always go to the Senate. It's just that I was there to support the Eddie Garcia bill. At saka, alam niyo, sobra kasi ito talaga hirapan ng asawa ko yung bill na yan. Okay? So I was there to support my husband. Wala namang kaso yung bill eh. Di ba? Wala namang problema dun sa bill eh. Di ba? Kahit tayo, di ba, matutuwa tayo. Kung merong naipasang bill, yung isang senator, lalong-lalo na kung maraming may kinabang, wala namang problema sa bill eh. At kaya parang pinag-aanoan mo pa yung bill. Walang problema sa bill. Kung sumuporta ka dyan, okay lang yan. Kasi tama lang yung gagawin mo, susuporta mo yung asawa mo. Kaso iba nga yung mali eh. Yung mali kasi, yung dyan ka nag-ano, ginamit mo yung opisina ng Senado na pwede ka naman mag-drip-drip sa ibang lugar. Kasi sabi nga niya, di ba, drip everywhere. Ayun ang mali eh. Di ba, dapat consider mo rin yung, ano, yung lugar. At drip everywhere, siguro sa labas ka ng mga ibang mga ano, opisina. Gusto mo dyan ka sa kalsada, mag-drip ka. Pero dun sa isang lugar na ginagamit ng ano, ng unang-una, yung opisina na yun, sino nagbabayad nun? Tanong ko nga sa'yo, Mariel, sino nagbabayad nun? Taong bayan ang nagbabayad nun, hindi sa inyo yung opisina na yun. Kahit sabi mo opisina ni Robin Padilla, hindi sa inyo yun, hindi kayo nagbabayad nun. Pinahiram lang sa inyo ng taong bayan yung opisina na yan para gamitin ninyo. Taong bayan ang nagbabayad, kaya huwag ka masyadong ano. Wala na, feeling, ano na to, feeling, lumaki na siguro ulo na ito eh. Alright, now, tumagal po yung
kasi last time, parang, nung second reading, nandun rin ako, 6 o'clock tapos na. Now, every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi, inisip nyo po, na glutathione yung aking ginagawa. Okay? Linagay nyo dyan, gluta. Kanina nag-live sharing ako, ang daming bumibili sa akin. Alright, so ito ah. Kasi sinabi ni Nancy Binay nga, hindi daw FDA approved yung gluta. So ako wala akong pakialam kung kahit ano pa yung pinasok mo sa katawan, kahit gluta pa yan, o vitamin C pa yan, kahit kung ano-ano pa, kahit ano ilagay mo dyan. Wala akong pakialam doon, wala akong pakialam doon sa ano, sa drip mo, ano yung trip mo na gamiting drip. Wala akong pakialam dyan. Ang sa amin, yung ano, yung mali nga yung lugar eh. Yun ang ano namin. So ito, iba na naman yung sinasabi na ito eh. Yung sinasabi niya yung gluta-gluta drip. Wala kami pakialam dyan kung ano trip mo na i-drip. Okay. So, to let you know, para hindi kayo naniniwala sa fake news, vitamin C po yun. At matagal na namin ang ginagawa. Pandemic pa lang, ginagawa na po namin. Lahat kami dito, tuwing may nararamdaman, actually, never po intention na mang bastos or whatever, my intention was to show that no matter how busy we are, dapat pinaprioritize pa rin po natin yung paglalagay ng vitamina sa ating katawan. Okay? I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Okay? It was never in my intention. Tapos, so, dali. Okay? And then, para sa akin, alam mo, honestly, in my head, I was in my husband's office. Okay? So, siguro, yun yung on my part, baka nakita ninyo na hindi maganda kasi sa utak ko talaga, I was in my husband's office. Ganun lang. Diba? So, I felt na safe place yon because opisina po ng asawa ko. Yun ang aking iniisip. Okay? Ito na naman tayo. Ulitin ko lang. Yung opisina ni Robin Padilla, opisina ng asawa mo, lagi mo sinasabi, asawa mo, opisina ng asawa mo. Hindi sa inyo yan. Kayo ba nagbabayad ng opisina ninyo? Eh, natanong ko, kayo ba nagbabayad ng renta, ng office, maintenance ng opisina ninyo, opisina ni Robin? Hindi. Hindi sa inyo yan. Pag-aari ng taong bayan yan, taong bayan ang nagbabayad yan. So, huwag kayong feeling na parang feeling kasi na ito ni Maril Rodriguez, kanila, sa asawa niya yung opisina. Hindi sa inyo yan. Pinahihiram lang sa inyo yan. Huwag niyong abusuhin. Ha? Gamitin niyo yan sa tamang paraan. Di ba? Gamitin niyo sa tamang paraan. Hindi yung, walang joy, nagmamalaki ka pa opisina ng asawa mo. Hindi sa inyo yan, Mariel. Hindi sa inyo yan, sa taong bayan yan. Pero, nag-post ako. Kasi nga, hindi ko naman inisipan po ng masama. Wala naman po akong bad intention kahit konti. So ngayon, ako naman, pinost ko. Tapos, ang daming nag-react. So, to respect them, kasi nga parang, ay, oh my gosh, meron pala mga na-offend. Okay, sige, i-delete ko. So, I deleted that post, but I never ever said that I was taking gluta drip. It was vitamin C. Okay? Alright? Bakit sa Senate? Because yung oras po, dapat yun talaga, may appointment ako sa bahay. And then, sige, mag-question and answer tayo, naging press con yung live selling ko, sige, mag-press con tayo. Okay, kasi, thank you, sabi ni Eden, huwag na po kayo mag-explain, hindi sila worth it, thank you. Ang toxic na mga tao dito, sabi niya, huwag tayo ganyan, maging happy tayo dahil maganda yung mga deals na ibibigay natin tonight. So, as I was saying, dapat yung drip ko sa bahay talaga. Kaya lang nga, tumagal, inintay ko po yung asawa ko na 9 o'clock, nasa opisina pa rin. So, sabi ko, dito na lang, pumunta na lang sila, hindi ko naman inisipa na, oh my gosh, maging national issue pala, diba? That's why I am saying sorry dun sa mga na-offend. Okay, but it was never my intention na i-offend kayo, gawin parang hindi ka respectable yung Senado. No, of course not. Okay? So now,
I'm going to go back to my life selling and hindi ka respectable, respect. Okay, so yan mga kababayan, yung sinabi ni Mariel Padilla. Well, sa nakikita ko mga kababayan na yung paghingi niya ng paumanin o sorry, hindi sincere. Talagang gini-justify pa rin niya yung ginawa niya. At kung humihingi man siya ng sorry, parang ano lang, parang for the sake of saying sorry, pero hindi bukal sa kalooban niya na nagsusorry siya. Kasi para sa kanya wala siyang ginawang walang masama. Diba? Pero yun nga eh. Tayo, hindi naman tayo nagtataka eh. Kasi kung yung asawa nga niya eh nagsusuklay ng bigote habang nagpe-privilege speech yung isang kasama niyang senator, eh siya nandun sa harap nagsusuklay ng bigote. So hindi na tayo nagtataka na ganun ang pwedeng gawin din ng asawa niya, na feeling, akala niya pag may-ari nila yung opisina ng asawa niya. Na inuulit ko, hindi po sa inyo yan. Hindi po kayo nagbabayad dyan. Ang nagbabayad po dyan ay ang taong bayan. Mga buwis po ng taong bayan na ginagastos dyan para ma-maintain yung inyong mga opisina, yung senado na yan, hindi po sa inyo yan. Kaya huwag niyo pong abusuhin. Ngayon, nabutan daw siya ng oras, kaya nandun siya nagpa-drip-drip. Hindi, dapat nag-adjust ka. Dapat pinareschedule mo doon sa opisina. Hintayin niyo ako sa bahay, doon tayo mag-drip-drip. Kaso feeling mo nga, sabi nga niya, di ba? Iba tayo eh. Dito tayo sa Senado eh. Ito, drip everywhere tayo eh. Diba? So iba talaga. Iba talaga itong dating ni Maria. Siguro lumaki na ulo na ito eh. No? Lumaki na ulo. Kala mo naman yung asawa niya, pagkagaling-galing sa Senado. Marami nga nagsasabi, wala nang ambag, puro problema pa yung dinadala, puro controversy pa yung dinadala sa Senado. Diba? So dapat, isa pa, dapat si Senator Robin Padilla mismo ang nagsaway, sana sinabi niya sa asawa niya, wag dito, baka ma-issue tayo rito. Diba? Dami nakatingin na tao eh, di sana, wag dito. Sige, apahatin na kita sa driver, umuwi ka na muna, dito lang ako sa opisina. Doon ka magano yung drip-drip, huwag kayo mo sa bahay, hindi dito sa ano, sa opisina. Nasita na nga ako dito, nagsusuklay ako ng bigote. nasita na ako ng mga tao eh. Tapos ngayon ito, dito trip mo dito ka magdi-drip sa ano, sa opisina ko dito sa Senate. Ito, masisita tayo. Ayun na nga nangyari. So mga kababayan, yung ano, detalye, ano talaga nangyari. Kaya nga ito, Senator Padilla ay humingi na ng paumanhin dito sa Senate President at kay Nancy Binay. Yun naman kay Nancy Binay, parang sinasabi patuloy ni Mariel Padilla na si Nancy Binay yung fake news. Kasi hindi naman daw ta drip yung kanyang tinitake, kundi vitamin C drip. So, hindi naman mali yun eh. Sabi nga natin, kahit ano ipasok mo sa katawan mo, buhay mo yan, bahala ka sa buhay mo. Kaya lang, igalang mo lang yung ano, yung lugar. Kasi unang-una hindi sa inyo yan. Huwag mong isipin na porque pisina ng asawa mo, magawa mo na lahat ng gusto mo. Hindi sa inyo yan, sa taong bayan yan. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Sana naliwanagan kayo sa isyong ito. At ito naman si Mariel Padilla. Hindi ako ano, believe dun sa kanyang panghingi ng sorry. Wala. Hindi bukal sa puso. At talaga nga na, nagmamalaki pa. Iba na, iba yung dating. Siguro, feeling ano na eh. Siyempre, asawa ka ng senator. So, ganun siguro, no? So, ilang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila. To ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.